Kung hindi ganito ang sitwasyon natin, Jack, walang mapipilitang rumakit ng kung ano-ano. Kung totoo siya, na biktima din lang naman ako, di ba? Alam mo yung mga pananaw mo na yan? Yan ang sisira sa atin na parang anay. Mamatay ka! Pwede naman natin itong pag-usapan ng maayos. Hindi na ako mabayad na bayaran mo lang yung porsyento ng utang nyo. Kung hindi kayo makakabayad ng buo, magsinayas na kayo! Hindi ko kayang nakikita maghihirap kayo ng ganito. Na aking nagsimula ang mga problema natin. Kung nangarap lang ako mga anak para sa inyo. 3 million pesos. Take it or leave it. Naghahanap kami ng malilipatan. Ay, napalayas kayo? Naku, alam mo, naawa ako sa iyo. Kaya lang, Amelia ha, kung ano man yung nasa isip mo, huwag mo nang ituloy yan. Baka naman, tumitingin ka na naman ng mga pwede mong i-raid na model houses dyan, ha? Ako. Hindi, Glory. Huwag ka namang magbintang. Alam mo, Amelia, tanggapin mo na kasi. Hanggang dyan ka na lang. Hindi mo na matutupad yan, oh. Yung dream house mo. Kasi naman, di ba? Eh, sa panahon ngayon, makakahagilap ng 2.5 million pesos, di ba? 3 million pesos. Take it or leave it. Ito na, Glory, ang huling pang-insulto mo sa akin. Maghintay ka lang. Dahil sa pagbabalik ko, maititira ko na ang pamilya ko, hindi sa kalsada, hindi sa sira-sirang bahay, kundi sa pangarap ko para sa kanila. At hindi din nila ako mapapanalis ng kanila sa kanila. Pato sa dati nating bahay. Parang hindi naman nga ito bahay eh. Kaya sa kalsada na naman ulit tayo matulog. Sorry mga anak ha. Kasi ito lang kayang bayaran ni tatay siya ngayon. Tay, huwag po kayong mag-sorry sa amin. Hindi naman po kasi kayo dapat yung sisihin sa nangyari sa atin. Mga anak, paulit-ulit kong ihingi ng tawad ang nagawa ko. Hindi ko namang ginusto na magdusa kayo. Huwag kayong mag-alala. Babawi ako. Tataya ko ang lahat para sa inyo. Simula ngayon,
Magbabago na ang takbo ng buhay natin. Tumanggi na po ako sa alok ninyo, Madam B, pero ito na lang po ang natitirang pag-asa ko. Sabi niyo po, sa isang araw po yung schedule ng biyahe na inaalok niyo sa akin. Tinatanggap ko na po, Madam B. Desidido na po ako sa pinapagawa po ninyo. Good. Then, we have a deal. Kinakabahan po ako sa pagbiyahe. Pero mas malaki po yung pagmamahal ko sa pamilya ko kaysa sa tao. Nag-work ang plano natin. Dahil missing in action ako, at mabaliw-baliw na si Amelia, matutuloy na ang biggest transaction natin. Magkano ba mahukomisyon ko dito? As promised, 10 million pesos. Thanks to your best friend. Titibat tayo dito. Cheers! Cheers! Bakit tawag mo yung passport mo? Magplaplano ka ba mag-abroad? Bakit hindi? Malay mo, swertihin tayo. Makapag-turang pamilya natin. Araw-araw nga ako nasa airport, hindi ko pinangharap na sumakay na aeroplano. Ayun ang pagkakaiba natin, Jack. Huwag ka magagalit, ha? Pero ako, hindi pa rin ako tumitigil ng mga harap. Sa isang araw nga pala, aalis ako, punta ako ng Batangas overnight. Bakit anong gagawin mo ito? Meron lang akong kailangang i-deliver. Medyo malayo kasi, kaya kinabukasan pa ako makakauwi ito. Gusto ba sama kita? Ay, hindi na. Huwag na. Kaya ko naman mag-isama. Ano mo na doon? Pagka-pick up mo sa maleta, diretso ka na sa airport. Huwag kang aarte na para kang kinakabahan. Checkpoint lang po. Salamat po. Pinayaran ko na yung staff na naka-duty sa conveyor na pipilahan mo.
Doon ka lang. Kahit anong mangyari, huwag kang lilipat sa iba. Dahil hindi natin hawak ang mga personal doon. Ay, ikaw muna po dito, sir. Ma'am, doon na lang po kayo sa kabila kasi mas maluwag yung pila. Hindi ho. Dito na lang ako. Doon na lang po, ma'am, kasi mas makunti yung pila din. Oo, kahit mahuli na ako. Mauna na lang po kayo kasi meron pa po akong tatawagan. Okay. Sige po. This is also important, Amelia. Hindi mo ako pwedeng tawagan. Ako lang ang tatawag sa cellphone mo. Huwag mo rin isisave ang number ko at huwag mong ilalagay ang pangalan ko sa cellphone mo. Burahin mo ang call history sa phone mo. Dali lang po, ma'am. May na-detect po ang aso sa gamit nyo. Sumama po muna kayo sa amin para may instruction namin ng gamit nyo. Mga damit lang po ang laman ng maleta ko, sir. Kaya nga po namin ipapa-examin para makumpirma. Sumama na lang po kayo na maayos. Inform lang po namin sa OTS para ma-check po yan. Dito po tayo, ma'am. Kita sa maleta ko. Bakit yun po ako kailangan ihod? At saka, may iwan na po ako ng aeroplano, sir. Papuntahin mo na ang customs officer, NBI, aviation security at iba pa mga witness. Copy, sir.
Uy, napansin niyo ba? Ang dami nagkalat na reporters. Oo nga, ang dami kanina. Ang balita, may routine check daw ang mga taga-Bideya ngayon. Kaya maraming undercover agents. Ako, may ilan na nga raw na nahuli. Uy, Jack. Di ba nakasign ka doon sa Pideya office? Oo. Swerte mo. Bakit? Makakasagap ka ng chismis din. Mabuti ka ng droga. Ibenta natin. Walang nga sira. Walang nga makarinig siya dito. Masamang biro yan. Di maririnig. Kasi baby lang. Amelia? Ma'am, ano po nangyari doon? Nahuli raw yung babae, drug deal ata. Wala po akong dalang iligan. Baka wala niyo na po ako. Ayan po, tingnan niyo. Puro mga damit lang ang laman ng maleta ko. Di mo sabi ko naman po sa inyo. Gawin namin ang preliminary screening to determine kung ano ang substance sa dala mo. Wala po akong kalimutan, sir. Maniwala po kayo sa positive. Cocaine ito. Mrs. Amelia Galang, you are under arrest. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang sasabihin mo ay maaaring gamitin, pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatang kumuha ng abogado na iyong pinili. At kung ikaw ay walang kakayahan, ito'y pagkakaloob sa iyo. Nandarina po, hindi po ako adik, hindi rin po ako po. Sir, ba't po alam po kayo sa akin? Patawag hindi ko po alam po. Chemist, para madala na to sa lab for processing. Mag-invite na rin ang DOJ representative, barangay captain at press. At kailangan na rin ma-arrange ang pag-transport kay Mrs. Galang papuntang ospital for her medical examination and drug test. Hindi na po ako adik, hindi rin po ako po. Sir, ba't po alam po kayo sa akin? Wala po ako sa
kasalanan. Hindi ko po talaga alam. Nakawa po kayo ng Diyos. Hindi ko talaga alam yan, sir. Kasalukuyan po naming hinihintay ang resulta ng lab test. Ilalabas po ito within 24 hours. At kung positive na cocaine nga ang 20 kilos of substance na nakita sa maleta ni Mrs. Galang, siya ay makakasuhan ng illegal transportation and possession of dangerous drugs alinsunod sa Section 5 of RA 9165. With the current street value of cocaine, which is 5,300 pesos per gram, tinatayang higit sa 100 million ang halaga ng 20 kilos. Pagkatapos ng medical examination at drug test ni Mrs. Galang, siya ay dadalhin sa PDEA Detention Facility. What? Nahuli si Amelia? Alam niyo na kanong gagawin niyo? My God, Doris! Tatakanta kayo ang kaibigan mo! Kailangan maunahan siya ang mga takuhan ko bago pa siya padala sa presinto! Anong ibig mong sabihing maunahan? Ipatutumba ko na siya bago pa siya makapagsalda sa mga pulis na kahit na ano! Pero hindi ka naman niya maituturo. Hindi nga niya alam ang identity mo eh. Doris! Kilala mo ako! Alam mo ba ang takaran ko? Sigurista ako! Nagkalat niyang kaibigan mo! Bes! Ipaliligpit ko na siya! Ikaw ang kaibigan ni Amelia. Patahimikin mo siya. Dahil kung hindi,
ikaw ang uunahin ko. Tinambangan daw sila Agent Domingo. Nakatakas ang suspect. Janitor daw dito sa airport ang asawa ni Mrs. Galang. Si Jack Galang. Siguradong pupuntahan niya ang asawa niya. Pinasundan niyo na ba si Amelia? Ipaliligpit ko na si Amelia bago pa siya makakanta. Isang bala lang katapat niya. Buhay niya ang kapalit ng kapalpakan niya.